And here you go, after the 5 years, on the 6th year, gusto mong bumalik dun sa insurance company na yon to get another term insurance, tapos magugulat ka na lang. Hesitant na sila na bigyan ka ng panibagong insurance policy. Hello mga ka-Arki! Ayan, kamusta? And welcome sa isa na namang video dito sa ating YouTube channel. Kamusta, Marion? Ito, mabuti naman dito. At nako, so happy na kasama ako para sa isa na namang video dahil yung last time hindi ako nakasama sa mga video. So ngayon, kasama na ulit kita, Sir Fitz. Oo, may problema sa iyong internet connection. But I'm happy na nakasama ka ngayon sa ating mga recording, no? And very interesting yung ating topic for today kasi ano siya, no? Tungkol siya sa term insurance. Particularly, ano yung sabi mo, Marion, ang pag-uusapan natin ay? Ang pag-uusapan natin ay ang mga limitations ng term insurance. Kasi maraming advocate ng term insurance, di ba? So, sinasabi nila kasi mas mura, tapos mas madaling kunin. So, ang mga advocates ng term insurance, yung mga nagpo-promote din ng BTID, buy term, invested difference, etc. But we want to look at yung the other side of the coin. Baka meron namang mga limitations din yung pagkuha ng term insurance, or sabihin na natin na may disadvantage din siguro. And as always, it's good to discuss yung lahat ng mga sides ng isang option, no? Ano ba yung mga pros and cons? And today we are looking at yung I would say disadvantage or yung limitations nga ng pagkuha ng isang term life insurance. That's right. So may mga na-i-prepare ka, Marion, di ba? Ano ba yung mga naisulat mo? Sige, simulan natin sa pinaka-obvious muna. Pag sinabi nating term insurance, meron at meron siyang hangganan, di ba? So, may term insurance na 1 year. Hindi siya walang forever sa term insurance. That's right. So merong term insurance na 1 year. I saw may 5 years, may 10 years, so may limit din, kumbaga. And ibig sabihin, di ba, yung coverage mo within, let's say, kung ang term insurance mo ay 5 years lang, covered ka lang on the 5th year. And it's only prudent na you renew on the 6th year. So, you know, may hangganan ang term insurance. So, ang problem dyan, baka mamaya nag-lapse na pala, nakalimutang i-renew, di ba? So, that can be a disadvantage. Oo, si financial advisor, nakalimutan na i-remind ka na na i-renew. Tapos may nangyari, knock on wood, di ba? Hindi na-renew yung policy. So, yun. Number 2, di ba? Para sa akin, ang second limitation ng term insurance, so kunwari natapos na yung 5-year term insurance mo and you need to renew, di ba? There's also a need for you to research again from the different insurers kung anong insurance company kakukuha ng next insurance policy mo. Diba? And sa mga ka-arki natin dyan na very busy sa buhay, very busy sa pagpapayaman, isa ito additional workload para sa inyo. Diba? Kasi again, ang tinuturo natin dito sa Wealth Arki Sir Fitz, diba? Do your due diligence. Diba? Yes. Ang nakita kong scenario dito, kasi yung mga life insurance companies, they constantly come out with new products and new types of insurance, no? Ngayon, kunwari, kumuha ka ng 5-year na term insurance, after 5 years, aside from the possibility na baka mamaya may mas magandang produkto na mas okay sa'yo, baka mamaya ay tinanggal na nila yung term life insurance mo, meaning ano na siya, hindi na ino-offer nung company. So nung natapos yung term mo,
they are now offering you a new type of term insurance kasi ito na daw yung bago, ito na updated. So syempre hindi ka naman instantly magre-renew dun sa same product kasi iba na yung features noon. So it will be prudent to research sa ibang companies kung ano ba yung mga bago ding offer na ibang company. So again, kukuha ng oras. Unlike pag kumuha ka ng mga ibang insurance na long term like yung mga whole life or VUL, yung terms niya hindi magbabago. Actually, meron akong friend na yung kanyang VUL parang 15 years ago pa niya kinuha. Hindi na ino-offer yung VUL product na yon ngayon, pero still enforced or existing yung ano niya, yung product niya, and he will still enjoy yung original benefits na pinrami sa kanya. So yun lang yung nakikita kong disadvantage talaga kung term insurance, kasi baka mamaya wala na yung produkto or iba na yung ano, iba na yung benefits niya upon the end of your term. So bagong research na naman for you. So yun. Yes. So yung mga insurance companies kasi, di ba, they have the right to modify yung mga products nila sa tingin nila because of the needs of the market. So yung produkto na hawak mo ngayon, parang laptop, na obsolete din, di ba? Tama, tama. Oo. Next, meron ka pang ano? Oh, two more. Sige. Yung third point natin, third limitation is yung uncertainty of renewal, di ba? Ah, yes. Loko, oo. Yung kunwari, on the fifth year, di ba? Okay, fine. Natapos mo yung 5 years, walang nangyari sa'yo. Good. Or, hindi naman sa walang nangyari sa'yo. Ito yung kapag may mangyayari sa'yo, di ba? Within the 5 years, kunwari, nag-claim ka ng let's say, critical illness within the 5 years, di ba? So, naka-record na yon sa insurance company. And here you go, after the 5 years, on the 6th year, gusto mong bumalik dun sa insurance company na yon to get another term insurance, tapos magugulat ka na lang. Hesitant na sila na bigyan ka ng panibagong insurance policy. Or mataas na yung premium, biglang tumaas yung premium. Because tama nga naman, the insurance company felt na ano, risk ka na, so they have to cover for the risk of taking you na nag-claim ka na ng critical illness during the first 5 year, for example, of your term insurance. Oo, tama. So there's always the uncertainty of renewal. And syempre, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin. Baka mamaya, makonsider na tayong uninsurable, di ba? So that's also something that we want to avoid. Yun. Oh, and last, Sir Fitz, yung tinatawag nating age limit, di ba? Isa pang ano yan, isa pang limitations yan. So sa term insurance, di ba, may mga age limit na up to age 60 or 65 lang. Yes, so mga 60-65 lang siya. Oo, whereas yung mga whole life, kaya nga siya tinawag na whole life. 100. That's right. Oo. So yun, no, mga ka-Arki, tingnan mo rin kasi 60 may be too young, no, for most people, di ba? Buhay pa sila by 60. Para sa akin, of course, initially, ang life insurance, it's for financial protection. Para sa mga, ano yan, sa mga pamilya mo, para pag may nangyari sa'yo, ay meron silang matatanggap. However, as you grow older, yung life insurance, nagiging ano na siya, pang estate planning, di ba? Part na siya ng estate planning mo. That's right. So, when you reach 60, 65 years old, probably you're preparing for ano na, for estate planning. So yung original na life insurance mo, kung kuwari kumuha ka ng whole life, yung original whole life mo na meant for financial protection, ano siya, magpapalit na siya, magbabago na siya ng use, which is for estate planning. Ngayon yung term insurance, syempre by 60, 65 at tapos na siya. And probably hindi ka na makakakuha ulit niya kasi ng term, I mean. So, mapo-force ka ngayon na maghanap ng bagong financial solution for estate planning. And some people nag-SPVUL. Although there are other tools that you can use,
syempre, again, additional thing that you need to do pa, especially kung busy ka, no? So, may limitation on that part. Kasi, ang term insurance, ang nakikita ko, especially kapag kinuha mo siya for financial protection, yun lang talaga siya for financial protection. Unlike yung mga ibang klase ng insurance, medyo flexible siya at saka pwedeng magbago yung purpose, no? So, yes, mura ang term insurance, pero it's a single purpose product, no? Which is for financial protection. So, I guess that's you can say that that is a limitation of the product na isa lang yung kaya niyang gawin. But in fairness, it can do that one thing very well. Very well. That's right. But siguro sa ano na rin, no, indirectly na mention natin kanina, isang limitation dun sa uncertainty of renewal is yung pag-increase din ng premium, no? So, yes, so usually kapag nag-lapse na yung term, yung next renewal mo, hindi mo na makukuha yung old na price mo. So, for sure, mas mataas na ng konti yan. And then, yun nga, kung biglang nagkaroon ka ng incident, especially if it's with regards to your health, malamang medyo significant yung itataas or worst case scenario, hindi ka na nila i-insure. So, yun yung isang risk na kailangan nating i-consider din, no? Yung increase of premium na kadikit nung uncertainty of renewal na part of the limitations of getting term insurance. Kaya mga ka-Arki, kung kayo ay naka-term insurance ngayon, and make sure, no, na yung cash flow natin will allow yung coverage, no, for the additional premium, di ba? Kasi tataas yung premium, sana yung cash flow mo will allow you, di ba, to adjust to the additional premium. So monitor lang natin yun, mga ka-Arki. Yeah, sabi na ni Sir Fitz, tumataas siya. Mm-hmm. When you get consider dapat siya sa budget. Yes. That's right. Oo. Okay, recap lang natin, no, yung mga limitations ng term insurance. Nandiyan yung the need to research, 'di ba? If kapag kukuha ka na ng panibagong term insurance, nandiyan yung uncertainty of renewal, nandiyan yung age limit, and then nandiyan din yung tataas yung premium, no, kapag kukuha, pag natapos na yung initial term insurance mo. Yes. So, I hope kayong mga ka-Arki natin ay meron kayong nakuha na bagong information or bagong idea when it comes to getting term insurance or getting life insurance in general. So, kung meron pa kayong naisip na ibang disadvantage or limitation ng term insurance, I hope you can share it sa comment section and let's discuss. No, tingnan natin kung ano ba yung ano, mga dapat din i-consider. But as always, as financial planners, ang talagang rule natin is we try to find the best financial product according to your needs and your capacity. So, kung ano ba yung pwedeng ibigay, yung ano ba yung produkto na kayang ibigay yung kailangan mo na papasok sa budget mo, then yun yung ano, i-re-recommend natin. So, regardless if it's term insurance or DUL or whole life or whatever type of insurance, lalo na sa panahon ngayon, may mga hybrid-hybrid na eh, di ba? May mga term insurance with premium deposit which acts like an investment pero term insurance pa rin siya. So, may mga ganyan tayong produkto ngayon. May mga term insurance na later on pwede mong i-convert into a VUL, di ba? So may mga term insurance na may health benefits, etc. So hindi lang din kasi talaga pure term insurance or ang mga life insurance products ngayon nag-a-adapt din sa needs ng market. So it's always best to talk to a financial planner para malaman natin ano ba yung best para sa atin. Yun. Oh, mamaya may mga ka-Arki tayo gusto lumipat na, no, into a whole life and VUL dahil napanood tong video na to. Pero pag tiningnan natin yung cash flow nila, 10,000 per year lang ang kailang ang kasha, no, to buy an insurance. Hindi kasha yun, no? Yeah. So usually, of course, as a financial planner, hindi lang naman
recommendation ng product ang binibigay natin, we actually give them a financial plan, no, na oh, ito yung gawin mo, ganito muna, ito muna yung bilhin mo, tapos after a year, ito naman, etc. So that's something that we'll probably discuss more in the next few videos. But I hope meron kayong natutunan na bago dito sa ating video, and please give this a thumbs up and share this to your friends. And syempre, please remember to subscribe to our YouTube channel. And hit the notification bell so that you will not miss a thing, sabi nga ni Adriel. Ako, maraming salamat mga ka-Arki, and hanggang sa susunod ulit nating video. Alright, so bye-bye!